Binatikos ang kampanya kontra droga ni Pangulong Duterte sa profile ni Pangulong Duterte na nakalatala sa Time Magazine matapos siyang mabilang sa lista ng 100 most influential people ng Time Magazine. Narito po ang report. Pasok sina Pangulong Rodrigo Duterte at Senadora Leila de Lima sa listahan ng Time Magazine ng 100 pinakamaimpluwensyang tao sa buong mundo. Sa profile ni Pangulong Duterte para sa listahan ng Time 100, binatikos ang kampanya kontra droga ng administrasyon. Ang nagsulat ng profile na si dating Colombian President Cesar Gaviria, pinulaan ang anyay kamay na bakal na estratehiya ni Pangulong Duterte na nakakaalarma raw para sa ibang gobyerno, human rights organizations at iba pang grupo. Gayunman, mataas pa rin daw ang suporta kay Pangulong Duterte mula sa maraming Pilipino. Noong Pangulo raw si Gaviria ng Colombia, naging maikpit din ang kanyang polisiya laban sa droga. Pero matapos siyang gumastos ng bilyon-bilyon, natuklasan niyang hindi maipapanalo ang anyay war on drugs at maraming buhay lang ang nasayang. Si Gaviria rin ang nagsulat ng New York Times column na bumatiko sa kampanya kontra droga ng administrasyon nitong Pebrero. Sa profile naman ni Senadora de Lima, na isinulat ni dating U.S. Ambassador to the UN, Samantha Power, inilahad ang pagkakatanggal ng Senadora bilang chairperson ng Committee on Justice and Human Rights ng Senado at pagkakakulong sa kanya nitong Pebrero. Sa kabila nito, patuloy pa rin daw ang pagbatiko si de Lima sa Pangulo. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hindi pa rin maitatanggi na si Pangulong Duterte ay suportado ng mayorya ng mga Pilipino sa kanyang kampanya kontra droga, krimen at katiwalian. Sa kaso naman ni de Lima, biguraw ang Time Magazine na linawin na nakakulong ngayon si de Lima hindi para sa kanyang mga kritisismo sa administrasyon, kundi dahil nakakita ang isang independent na korte ng sapat na dahilan para arestuhin siya dahil sa pagkakasangkot umano sa illegal na droga. Dati na itinanggi ni de Lima ang anumang pagkakasangkot sa bilibid drug trade. Lala Roque, GMA News.